Kung hindi kayang paaralin, huwag nang paaralin. Huwag nang paaralin. Welcome po sa aking YouTube channel, Chico Tito. Ay, DJ Chico Arellano na pala. Sorry. DJ Chico Arellano na po yung ginagamit ko kasi nga po, na-invite na po ako sa mga public speaking engagements, sa financial planning, na-invite na ako dun. Kaya, ang ginagamit ko na pong pangalan, DJ Chico Arellano. Andito ako sa labas ngayon, napaka-init sa loob ng bahay. Sobrang init, as in. Kaya tignan mo, oh, may electric pan dito. Nandito ako sa terrace, eh, oh. Dito po ako sa terrace namin. So, nilabas ko na yung electric fan. Sila, mami, nandun sila sa loob. Tsaka yung mga bata. Ako po nandito. Sa totoo, nakahubad kaya ako. Oo, nakahubad ako. Oo. Nilagay ko lang itong ano. Nilagay ko lang ito para pantake. Para hindi naman nakakahiya sa... Hindi naman nakakahiya sa inyo, diba? Na ang pangit ng katawan ko. Mapili ang init. Tignan mo. Sobra. Ito po. Ang ganda po nito, diba? Ito. Ang ganda po nito. Ito po ay galing sa ano to? Isabela. Sa Nueva Vizcaya po ito galing. May binili pa kaming rocking chair eh. May rocking chair po kaming binili, yung tumba-tumba na pambata. Doon namin nabili sa Isabela. Ay, sa Nueva Vizcaya. Papunta kami doon ng Isabela. So, nadaanan po namin to. Namili na akong ganito. Ano ba tawag dito? Ratan? Basta ganun, blind siya. Oh, ayan o. Oh. Ay, maganda siya pang cover, tapos hindi siya ganoon kainit, pang sun shield. Uy, ayun nga pala, kaninang umaga, ang tawag nito. Maganda 'yung naging topic namin sa LOL kaninang umaga, kung nakinig po kayo. Everyday po 'yun, 8 a.m. to 10 in the morning 'yung show namin ni Papa Ace, 'yung LOL Laugh Out Live. 'Yung kwento doon, kwento po 'yun tungkol doon sa dalawang magkapatid na kwento ng dalawang magkapatid na yung panganay niyang kapatid nang hihiram sa kanyang pangalawang kapatid, yung sumunod sa kanya, si Greg. Tapos, itong si Greg, negosyo naman niya ang pagpapautang ng pera. Pero pinahiram niya yung kanyang kapatid nang wala ng tubo, kasi kapatid nga naman niya yun, mga kaibigan. So, anong nangyari nun? Dahil nga, alam naman ni Roger, nung kuya, na nagpapautang itong kapatid niya, nangutang siya doon sa kapatid niya. Pero ito namang si Greg, hindi na niya pinatubuan kasi kapatid nga po niya yon. Tapos nangako tong si Roger na babayaran niya sa loob ng isang buwan. Sa kalahati yung susunod na sweldo, kalahati yung sa yung, una yung kalahati darating na sweldo, tapos yung isang kalahati na naman sa susunod po na sweldo. Kaya lang, hindi naging maganda yung takbo kasi nga hindi siya nakabayad kahit koonte, hindi po siya nagbigay kahit sandaan, kahit doon nga sa kwento niya, sa sulat niya, kahit piso wala daw binayad or binalik yung kanyang kapatid. Pero tapos nagpang-abot pa sila dahil nga inaakusahan siya na yung perang pinapaikot niya sa kanyang pautang galing din doon sa tindahan ng nanay nila, sa tindahan, sa kainan ng magulang niya. Eh ngayon, may mga nag-comment po. Ayan, ngayon ko lang po mababasa kasi hindi po lahat nababasa namin on air. No, so ngayon, babasahin ko na po yung mga nag-comment kanina tungkol sa kwentong yan ni Greg at ni Roger. No, sabi dito, si mula kay Akira, asan na yon? But ano to, sabi niya dito, sabi ni Azel Calog Bongola, ayan, sabi niya, ang lahat po ay nag-aabang na pati customer ko dito sa Calog Salon. Kung ano po ang kapanapanabik na story ang aming matutunghayan. Sabi niya, stay tuned, Calog Salon ng bagong baryo. Pa-shoutout na din po mga sumali sa group ko para sa inyo, Papa Ace Chico. Uy, salamat kay Azel ha, thank you. At ganun din, ito nag-comment naman, sabi ni Joy Maris Holando Organo. Good morning, Ace and Chico. Naranasan ko na po yan kasi panganay po ako sa aming magkakapatid. Yung uutang ng uutangan, wala namang trabaho. Natawa na lang po ako, no choice naman po kasi masarap sa pakiramdam yung nakakatulong sa mga kapatid ko. Hashtag utang na walang bayaran.
Ito naman sabi ni Jensky Maot Pantano. Sabi niya, mga paps, relate po ako sa storya nyo. Yung ate ko kasi hiram nang hiram sa akin ng pera, sasabihin na babayaran, pero hanggang ngayon mag 2020 na. Wala pa. Hindi pa namabayaran. Pero okay lang, at least nakatulong ako. Kapatid naman eh, dapat share your blessing. Totoo nga naman, di ba? Mula yan kay Jensky Maot Pantano. Sabi naman ni Gilbert, sabi niya, sige lang, hiram ka lang, basta babayaran mo on time ha. Para sa akin, masarap magpautang sa taong di makunat singilin pagdating sa oras ng bayaran. Alam niyo, para sa akin, halimbawa pag nagpautang ka kasi, example, hindi mo kapatid, hindi mo kamag-anak, anong tawag na ito? Sasabihin mo siya ahead of time bago yung oras na singilan, para makapagtago na siya. Hindi mo, para makapaghanda-handa na siya. Oo, yun. Sabi naman ni Bernadette, hindi po ako ang nautangan. Ako po yung nangutang sa mga kapatid ko. Tapos yung mga kaibigan ko naman nangungutang pag di ka maglakas loob, maningil, di ka babayaran, sabi dito ni Bernadette. Salamat Bernadette, hashtag LOL. Sabi niya, si Rev naman, si Revando Shalongo. Sabi niya, relate po ako sa kwento niyo kasi isa rin po ako sa pinatamaan niyo na isang nangungutang sa 5-6. Umuutang po ako sa kasamahan ko sa trabaho. Pagbalik ng perang inutang ko ay may tubo. Pero hindi ko pa nagawang umutang sa kaibigan ko. Nahihiya kasi akong umutang, lalo na po kay Tita Rosemary. Sabi niya, pautang naman kina Tita Rosemary. Alam niyo, utangan niyo yung si Tita Rosemary. Napakabait po niya, napaka-generous. Totoo, na-try ko na eh. Joke lang. Ayan, si sino pa to? Shoutout po dito sa bahay, mag-isa ko lang po nakikinig habang nagtutupi ng damit, si Criselda Manalon Briones. Salamat po sa inyo. Si sino pa ba? Tungkol naman to sa komento, oh, good morning pa, shoutout kapatid kong magaling pag siya mangungutang, di na binabayaran. Pag ako mangungutang, kwentado, walang labis, walang kulang. Hashtag relate much, sabi ni Len Fronda. Ayun. Relate much me, nangungutang ako sa kapatid ko, Leonardo Fabella. Ala, bayaran kasi gipit, pautang ulit kuya, sabi ni Rose Fabella. Salamat. Nakakatuwa yung mga magkakapatid, no, na nag-uutangan tapos naghihiraman ng pera. Alam nyo, hindi man kayo mabayaran ng mga kapatid ninyo on time o dun sa takdang oras na napag-usapan ninyo, but I know, pero alam ko po mga kaibigan, na time will come na mababayaran niya kayo, hindi man doon sa oras na takdang, sa takdang oras na yon, pero someday darating ang panahon na higit pa doon ang maibabalik nila sa inyo. Hi po, good morning. Pag ako inuutangan ng kapatid ko, sinasabihan ko siya na manghingi ka na lang kasi ang dami na niyang inutang sa akin na di binabayaran. Kaya ganun lagi sinasabi ko. Naintindihan ko naman kasi ang sitwasyon, kaya di ko na sinisingil. Wala naman ibang magtutulungan kundi kami-kami lang na magkakapatid. Ayun naman pala. Salamat. Sabi naman ni Azel Kalogbongola, hindi man relate sa story nyo, Chico, pero sa pool na sa pool, ako na hindi man lang nakailag, haha. O, masarap umutang kung may pangbayad ka, pero pagbayaran na, kamot ulo ka na kung wala kang pambayad. Masingil sa akin lang hanggang maaari, iwasan ng utang kung ayaw mong mawalan ng kaibigan. Ba't ganun? No, totoo nga yun. Diba, malaki yung chance talaga na, aray ko, sumakit yung kamay ko. Malaki yung chance na makasira siya ng relationship ng magkaibigan. Totoo naman, parang may nangutang din naman sa aming pamilya. Dati kasi nagpapautang kami ng pera. May mga nangutang sa amin na kaibigan namin, kakilala namin, na hindi na nakabayad, no? Hanggang ngayon hindi na nakabayad, mula noong 2013, 2014, mga ganon. Hindi na sila nakabayad. Oo, mga 5 digits yung utang nun, ha. Sinisingil, nung simula sinisingil-singil pa namin, pero nung katagalan hindi na namin nasisingil. Pero nung minsan nagkita kami sa bayan, parang kami pa yung nahiya sa kanya eh. At eto ka, nangungutang daw ulit, sabi ni Michelle. Sabi ng misis ko, nangungutang daw siya ulit. Eh sabi ko, kung meron lang sana tayo, bakit hindi, di ba? Magpapautang tayo ulit. Pero kung ganun, wala na kasi eh. Di ba? Ano na? Ganon, nakakainis kayo, natawa ako ng matindi sa jeep, nagtingin ang lahat sa akin, my God, kahit galit na yung suntok, kalma lang, kagigil kayo. Sabi ni Mark Lawrence, uy Mark Lawrence Pianco,
Mark Lawrence Pianco, thank you ha sa pakikinig mo sa amin everyday. Gandang morning. Alam nyo, totoo yan. Minsan mas maganda pa sa ibang tao kapautang, pero mostly nangyayari yan. Kung sino pa magkakapatid o magkakamag-anak, yun pahirap magbayad ng inutang nila. Relate much. Always kami tune in. Alam nyo kasi, kailangan nating alamin yung ugat niya ni. Yung ugat ng pangungutang. Nangungutang sila kasi nga kulang yung, hindi enough yung pera nila. Masyadong mataas yung, may alam kasi ako eh, halimbawa yung pangungutang nila. Isang example, nagpa-aral ng college. Pasensya na kayo, may mga sapatos dyan tsaka ito electric fan. May anong tag na ito? May isang nanay, isang magulang, pinaaral niya yung anak niya sa college. Ngayon, hindi sumasapat yung pera nila pang paaral dun sa anak. Kasi bukod sa pang college, meron pang baon, bukod sa tuition, meron pang allowance, meron pang rental ng bahay, meron pang mga miscellaneous yan, kung ano-ano. Hindi lang po tuition pag nagpa-college po kayo. So, ang tendency, dahil mahal ng tuition, kukulangin ng budget para pang allowance ng bata, pang renta ng bahay o ng kwarto. Ang mangyayari, mangungutang. Diba? Uutangin ngayon yan sa ibang tao, sa kamag-anak o kung kanino man. Tapos, ibabayad ngayon yun, ipapadala sa anak o ibabayad sa school o ibabayad sa tuition or kung ano pa man. So, ang tendency nun, may balance ka na doon. Darating na naman yung ilang buwan ka magpapaaral ng anak mo sa kolehiyo. Diba? Napakatagal nun. Tapos, hindi lang yun, 5 taon, sabi mo 5 taon magka-college yung anak mo, di 5 taon ka nangungutang, 'di ba? So ano ba, tama ba 'yun o mali? Well, para sa akin mga kaibigan, ganito lang po 'yan. Kung hindi kayang paaralin sa mahal na mahal na paaralan o sa pagpapaaral ng mahal. Kasi meron yung mura yung paaralan, pero ang mahal naman ng cost of living doon, 'di ba? Merong ganun. Kung hindi kayang paaralin, huwag nang paaralin. Huwag nang paaralin. Hindi. Kung hindi kayang paaralin sa ganun klaseng estado ng buhay at nagawa na lahat ng pamamaraan, huwag na lang pong ipilit. Diba? Hindi, halimbawa, hindi kayang paaralin, kunyari, sa Maynila, sa mamahaling school. Tapos, pero yung bata, dahil magaling siya, nag-enroll siya sa yung choir ng school, 'di ba? Meron ganoon, banda ng school o kaya basketball player ng school, athlete ng school. Nalibre yung tuition niya, nalibre yung pag-aaral niya, nalibre pa yung board and lodging niya. So malaking bagay po 'yon. So okay lang 'yun na gastusan kasi magaling naman yung anak mo. I mean, hindi ko sinasabi na porket hindi magaling hindi dapat gastusan. Ha? Ang sinasabi ko, hindi mo na pinaproblema yung pang-tuition niya kasi siya na mismo, yung talent niya na mismo yung nagpapaaral sa kanya. Yun po yung sinasabi ko. Pero pag hindi talaga kaya, wag na po nating ipilit paaralin sa mamahaling paaralan. Hindi kaya ng budget, hindi kaya ng bata, diba? Sana kung scholar siya dun, diba? Wag na po nating ipilit. I mean, wala namang masama kung pag-aralin mo siya sa probinsya ninyo eh. Maganda naman din yun, diba? Aminin niyo po yan mga kaibigan, maganda din naman po yun. 'Di ba may mga schools, colleges and university po sa probinsya natin? O pwede naman natin silang pag-aralin doon. Again, wala naman po yung galing ng tao, wala naman po 'yan sa kung anong natapos mo o kung nakatapos ka ba, 'di ba? 'Di ba? Wala 'yun doon. Kahit anong school ka pa, kahit nga minsan kahit hindi ka nakatapos, eh marami akong story ang narinig na ganyan. Hindi man nakatapos ng kolehiyo, pero ang gagaling, ang yayaman, 'di ba? Tapos mga anak nila na pagtapos nila, na pag-aral nila. 'Di ba silang mga magulang ang yayaman pero hindi naman sila nakapagtapos ng kolehiyo o kaya naman hindi naman nagtapos sa magagandang paaralan. Wala naman po 'yan sa school, nasa galing at diskarte po 'yan ng mga tao. Tapos pangalawa, kaya nagkakautang-utang kasi may mga bagay na minamadali. Kumbaga hindi mo pa kayang kumuha halimbawa ng sasakyan na lang. Oh, 'yan. Hindi mo pa kayang kumuha ng sasakyan, kumuha ka na ng sasakyan. Eh, ang sinasahod mo lang halimbawa, 30,000. Oh, 30,000, magkano hulog mo sa sasakyan monthly? 14,000, 15,000. O di kalahati ng sahod mo na pupunta na sa pambahay ng sasakyan. Eh, ang sasakyan mo, hindi lang naman monthly ang pinaproblema mo dyan. May gasolina pa yan. Diba? May maintenance pa yan. May gulong pa yan. May insurance pa yan. Diba? Kung hindi naman po natin kayang kumuha at hindi naman din natin siya pagkakakitaan, 'di ba? Liability po 'yan. Huwag na nating kuhanin. O but
Ibahin naman natin, hindi lang sasakyan, halimbawa television, kumuha ka ng television o kumuha ka ng cellphone na mamahalin bagong labas, kumuha ka ng mga appliances, eh hindi mo naman kayang hulugan. Diba, nagmamadali ka eh, kinuha mo ng kinuha, kinuha eh, ginrab mo ng ginrab. Diba? Nangyari ba yan sa akin? Actually, nangyari yan sa akin, pero hindi naman sa appliances. Kasi karamihan ng appliances po namin, eh, bigay, kung hindi man bigay, eh, ano tawag nito, regalo sa amin, o kaya sponsored, mga ganon. Ah, meron palang isa, pero hinuhulugan pa lang namin, yung kay Dudut. Ayan, oh. Ayan, hi, shout out kay Dudut. Di ba, li Dudut, makakabayad na, oh, di ba, konti na lang, kung due date na pala, di ba? So, yun na nga, kung hindi pa kaya, huwag madaliin. Parang halimbawa din, nagmamadali ka sa buhay, ang ginawa mo, iniutang mo na, in advance mo na. So, nagmamadali kasi tayong makaahon sa hirap, di ba? Nagmamadali tayong, basta nagmamadali tayo sa lahat ng bagay. Naniniwala ako dun sa sinabi ni Papa Jepoy na kapag para sa'yo, kahit anong gawin mo, darating yan sa takdang panahon na itinakda ng Diyos. Totoo yun. Diyos ang may takda niyan. So kahit anong plano mo, Diyos pa rin na nagpapatupad, 'di ba? Kaya ang sinasabi doon ni Jepoy, kapag para sa'yo 'yan. Pag hindi para sa'yo, hintayin mo kung ano yung para sa'yo, kasi tiyak merong para sa'yo. 'Yun yung mga natutunan ko eh. Based from experience, take it from the expert. Nagbukas ako ng tindahan, 'di ba? Nagmamadali ako umasenso, pero hindi naman pala yun para sa akin. So ano nangyari? Wala, 'di ba? Negative. As in down na down, WW, walang wala. So yun yung topic namin kanina tungkol sa utang-utang, ano, di ba? So na, ano, nakarelate ba kayo? Gusto niyo ba magpa-shoutout din? Kung gusto niyo pa magpa-shoutout, mag-comment below po kayo. Ayan, i-like mo na yan ha, Chico Tito, DJ Chico Arellano, i-subscribe mo na yan. Tapos kung nagustuhan mo tong video na to at marami pang susunod na video, i-like mo na yan din ha, tapos mag-comment ka below. Maraming salamat, ako po si DJ Chico Arellano. Bye-bye!